Hi everyone, it's me Bea and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ako ay mag-grocery dahil day off ko ngayon at wala na ako stocks na pagkain. Para tipid din sa bahay lang kakain, hindi na ako order. Kasi hanggang dito, nadala ko yung ugali kung umorder na umorder ng pagkain. Eh, ang mahal din. Tapos, parang trip ko din ngayon mag-shawarma. So tingnan na lang natin mamaya kung anong magagawa ko ngayong araw. Pero wala tayong laboy today. Wala tayong laboy today dahil yun lang, magpapahinga at grocery lang talaga ang balak ko. Kung sa pupuntahan ko palang grocery, meron pala silang parang recycle machine. Hindi ko alam, yung maglalagay ka ng mga bote para magsusurrender ka ng bote dun sa machine. Tapos, papalitan nila lang points. So, ang dami ko ng bote kasi sayang din yun. Sayang din yun. Yung points, pwede mong pambili ng H&M, ng grocery. Diba? Sayang din. So, ganito na kadami yung mga bote ko. Dandilin ko siya doon. Okay, yun. Dalo ko. Yung pupuntahan ko pala na market. I mean, na grocery store is Lulu yung name. Lulu. Tapos yung sa tabi nun, may shawarma. Para siyang hypermarket sa Pilipinas. So, yun. Kita-kits na lang tayo doon. Okay. Hi guys! Punta na kami ng Lulu! Bakal o bote. Ang tawag dito nangangalakal. Punta na kami ngayon sa Lulu! Nakikita niyo ba yun? Kung nakikita niyo, hindi lang pala kami yung gumagawa nito. Hindi lang pala. Marami din pala gumagawa nito. Ayun, nakapila sila. Tara na, tara na! So, na mga kasura na. Come on. Ano pala ang siya gagawin? Start. Start. Insert one bottle. Or cut, whether yung aluminum cut. Yun din. Bang! Angas! Ayun na, meron tayong one bottle. Equals to 10 points. Lock ko lang. Okay, naka 36 bottles ako. Tapos ipipinish mo lang. Tapos, ano yung number ko? Nalimutan ko. Wait lang. Ang daming napahinto kanina. Nung naglalaglag kami ng bote. Saging, saging pala ito ng India. Pilipinas. $100 one piece, 49 yen, Sunday. Gusto kami mag-shopping, mag-grocery pala. Yung pool. Kakain namin ng shawarma. Oh, ito lang sa akin. Ito na kami sa Charwakisa. Charwakisa, malapit sa may... Asan na yung gunting mo? Nasa akin. Ay, nandito. Malapit sa... malapit sa may Lulu Hypermarket. Near Bin Mamud Metro Station. Ito meron silang food stall dito. Ito o. Ano kaya ito? Tokneneng. What is this? This is aloo. Potato, potato. Potato inside? Inside potato. Inside egg, inside chicken. And this? This is butter. Which one? This, cutting the spice. Spicy, okay. No spice. Okay? Indian food ba to? Toto 9, samosa. Oh, hindi mo init! Yung samosa. Ito pala yung samosa. Ang laman niya ay... chicken. Chicken daw. Pero mukhang patatas.
lalagyan ko siya ng ketchup. Talaga, pangatlong best na natin ito kanain, di ba? Dos! Okay, sa shawarma naman tayo. Kung makapag-video, alam mo ngayon lang nakakain dito eh. Pangatlong best na nakakain dito eh. 6 lang to. Ito yung small nila. Ano po kaya yung large? Ito yung small at yung large. Ba't kaya siya umanghang? Pero masarap siya. Ba't siya umanghang? Ilagay nila. Same yung kulay, di ba? Hmm. Parang kayo kumain araw-araw. Mauumay ka din yan pagdating ng panahon. Charot. Nalagyan ng ketchup eh. Igati yun, yung green. Wala. Ay, meron, eh, no? May grill. Eh, no? Chicken pala ito. Chicken shawarma. Wala silang beef dito. Eh, din yung junk food nga ito. So, nakauwi na ako galing grocery at galing food trip. Papakita ko sa inyo yung mga napamili ko. So, yung mga pizzeria, noodles, pinapay, M&M's. Siyempre, hindi mawawala ang sabor. So, ito mga dry foods. Lalagay ko siya dito sa cabinet ko. Apple. Tatlong pirasong apple. At paano yung prutas. Pumili ako ng chicken nuggets. Dalawa to eh, pero naghati kami nung kasama ko. Tapos, butas siya. Okay lang yun. Ito, lalagyan ko yan sa left. Mayroon ako ng tofu. Bumili ako ng parata. Next time or sa next video, papakita ko sa inyo kung ano pang parata na po. Siyempre, hotdog at cream cheese. Sunod naman ng mga pinamili ko, gunting. Wala pa kasi akong gunting. Isang buwan na ako dito, wala pa rin akong gunting. And then, adapter. Kasi yung adapter ko dito is, hindi ko alam, may nag-spark ata sa loob. Pero, nakakatakot gamitin. Bumili na akong bago. Tapos, eto. Alam niyo, bakit ako bumili na ito? Para pangkuha ng mga buhok sa lapag. Yun yung purpose niyan. Eto, peeler. Kasi, wala, hindi ako marunong gumamit ng kutsilyo eh. Ito, all-purpose cleaner. Pwede sa CR, pwede sa kitchen. And mangkok. Kasi yung mangkok ko is, sabi ng lola ko para daw kainan ng aso. Kaya papalitan ko na. Yun lang naman yung mga pinamili ko. Hi everyone, good morning. Hindi ko na-end yung vlog ko kagabi, so itutuloy ko ngayon. Magluluto ako ng brunch kasi 12 na dito. Eto, lulutuin ko na tong parata. At saka meron pa pala kasi akong chicken fingers dito. So, sasabay ko na din. Eto yung itsura ng parata. So, ilalagay mo lang siya sa mainit na pan. Hindi mo na kailangan ng mantika or butter. Bilog talaga ito. Na-deform kasi nalusaw siya kagabi. Lalagay ko lang siya dito sa pan. Kasi lumalabog siya pag wala sa ref. So, dapat nasa ref siya talaga lagi. Eto yung itsura niya. Ganyan. Ilib lang natin siya dyan kasi maluluto naman yan kahit iwan mo dyan. Babalik-baliktaran lang din natin. So, lulutuin ko naman ngayon yung chicken. So, yung manok naluluto ko lang dun sa electric cooker ko. Kasi di ko siya sinabay dito. Kasi kulang nga yung mga gamit ko dito. So, meron akong electric cooker na 3-in-1 dun pa naluluto yung manok. Nalaman ko tong parata kasi binilan ako nung karong ko ng isang balot. Tapos, ninutikman ko. Ang sarap. Tapos, nilalagyan siya ng cream cheese o di kaya cheese lang sa loob, lutunawin mo. Ang sarap. Para siyang pita bread. Ganun yung texture niya. Para yung lasa magkaiba. Pag di na dumidikit sa kawali, okay na daw yun. Ay! Angas! So, ayan yung kabilang side. So, ayan na siya. Naglagay lang ako ng 4 na apple sa gilid. Lagyan ko lang siya netong cream cheese. So, eto na siya guys. Sinati-hati ko lang yung chicken para mailagay sa ibabaw. So, yun lang guys. Dito ko na i-end tong vlog ko. So, don't forget to subscribe to my YouTube channel. Bye!